Isang regalo mula sa quarterback. Dear Daddy Long Legs, ngayon, tapos na po ang masayang anibersaryo dito sa aming eskwelahan. Susunod naman po ay pagsusulit. Pagkatapos ng bakasyon namin ngayong darating na Pasko, pibilis pong magbago ang mga pinlanong activities dito sa eskwelahan namin. Ay, nahihirapan po talaga ako dito. Pag-usapan natin ang mga pagbabago, meron pa po isa. Mula po nagsayawan, nagbago na si Julia. Judy? Bakit? Ano ba yun? Alam mo ba kung paano siya ng T-formation na ito? T-formation? Julia, pinag-aralan mo ang football? Maganda kasi kung alam mo rin ang patakaran nun. Lalo na pag nakita kami ni Jamie. Ano sa palagay mo? Magkikita kayo ulit? Hindi. Pero kung yayayain niya ako, wala namang dahilan para hindihan ko siya. Ito, tulungan mo na ako magbasa, pwede ba? Lahat ba ito tungkol sa football, Julia? Siguradong matalino si JB. Lahat kasi na nakasulat dito sa libro ay alam niya. Alam mo ba yun? Isa siyang atleta, pero kahit paano, matalino din siya. Pero sinabihan niya ng Barbaro. Anong sinasabi mo? Wala naman ako sinasabi, ah. Nag-aaral ba kayong dalawa? Oo, tungkol sa football. Judy, panglalaki ang sport na yan. Kahit na mabilis at atletika, Judy, hindi pa rin yan pwede sa'yo. Hindi naman ito para sa akin. Sandali nga, bakit hindi kayo magpunta sa mall ngayon? Sige na, total linggo naman, hindi ba? Ano kayang isusuot ko? Ano nangyayari sa kanya? Sandali, Julia! May bahala ka bang mamili ngayon? Wala. Hindi ba maganda kung lalabas din tayo ng ganito? Tingnan nyo! Merong coffee shop! Alam ko na! Bakit hindi muna tayo magtsaa? Hindi, huwag na lang kaya. Huwag kang mag-alala, ako magpabayan. Dali na, bilisan nyo na! Diyan namin nakilala ang kapatid mo sa coffee shop na yan. Talaga? Magandang araw. Magandang araw. Kamusta? Anong gusto ninyo? Ako po. Gusto ko ng tsaa. Ako rin po. Ganun din sa akin. Sige. Maiwo muna kayo. Nung araw na nandito kayo, yung kaibigan ng kapatid ko na nagtatrabaho dito, hindi makakapasok dahil sa isang importanteng gagawin. Kaya yun, si Jimmy ang pumalit sa kanya dito ng isang araw. Isang araw na po siya dito? Ganun ba? Kaya pala hindi siya gaanong marunong. Galit nga si Julia sa kanya, kaya sinabing pakailamero pa siya. Paano? Hindi naman talaga ako gutom nun eh. Ang kulit niya. Kaya ako nagalit. Ito na ang tsaan niyo. Anong problema? Naalala ko, may bibilin pa pala ako. Inumin niyo na lang ang tsaan niyo. Sana masarap ang kayo. Salamat po. Ano bang problema ni Julia? Ang problema kasi wala dito ang kapatid mo. Ano? Ang ibig mo sabihin, may gusto si Julia kay Jimmy. Sandali! Sally, dinala mo ba yung pera mo? Meron lang akong pamasahe pabalik sa eskwelahan. Wala! Kasi baka magagastos lang ako ng malaki. Mukhang
sa riyan. Salamat naman. Kumusta? Ako po si Judy Abbott. Ay, ikaw pala, Judy. Meron ako ditong malaking package para sa'yo. Eto. Ah, talaga? Salamat po, Mr. Hardy. Ay, walang anuman. Ano kaya ang pinadala sa akin ni Daddy ngayon? Ha? Huh? Jimmy McBride? Galing pala ito sa kapatid ni Sally. Ha? Galing yun sa kapatid ko? Maniwala ka. Tingnan mo. Ah, oo, tama ka. Pero ano ba yan? Para kay Judy? Ah, oo. Ganun ba? Gusto niya bang magsa ang dalawa? Pero, wala akong dalang pera dito. Ililibre ko kayong dalawa. Lika na. Sana nga. Ah! Isa itong banner! Ang ganda! Banner ito ng Princeton, ng eskwelahan niya. Wow! Ano ang gagawin ko? Pwede ba akong tumanggap na ganitong klaseng regalo? Oh, tingnan mo! Ang ganda ng kulay, hindi ba? Saan ko kaya maaaring sabit ito? Pasensya ka na, Julia. Bakit humingi ng pasensya? Wala lang. Oh, tingnan ninyo. Meron ditong sulat. Ah, sigurado tungkol ito sa sayawan. Tama! Nagpapasalamat siya sa akin dahil doon sa pagsasayaw namin. Nakalagay dito, ilagay ko daw ito sa kwarto ko. Sa sala ko na lang kaya isabit. Pero baka naman hindi babagay ang kulay. Oo, babagay yan. Ah, pero kung ayaw mo doon sa sala natin, pwede ko na rin ito isabit doon sa kwarto namin. Hindi ba, Sally? Pero sa tingin ko, hindi rin yun babagay sa kwarto natin. Oo, tama. Isabit natin ito doon sa sala para nakikita natin lahat. Pero sinabi mo kanina na hindi babagay ang kulay na yun doon, hindi ba? Mas maganda kung makikita natin lahat, especially ito eh. Ah, alam niyo ba? May sinulat siya tungkol sa'yo. Ha? Talaga? Ito, basahin mo yan, oh. Napakagaling ng magsayaw ni Julia. Nag-alangan nga akong sabihin ng totoo. Judy, meron kang pag-asang matutong magsayaw. Pwede mo nga mahigitan si Julia kung masasanay ka pa. Hindi ako sigurado dyan. Lagi kong naaapakan ang paa niya. Oh, ang galing! Ang sabi niya, gusto pa rin niya akong turuan magsayaw. Ang sabi din niya, masaya daw akong kakwentuhan. Makinig kayo. Natutuwa akong marinig ang mga kwento mo, Judy, na nakakatawa. Habang nakikipag-usap ako sa'yo, parang tumatanggap ako ng step na nagbibigay ng malakas na kombinasyon sa akin. Anong ibig sabihin nito? Term yan sa football. Tayong dalawa ay meron din magandang kombinasyon. Gusto kong matanggap mo rin sa susunod ng aking snap. Sana magkita tayo ulit. Anong ibig sabihin na gusto niyang matanggap ko ang snap niya? Gusto ka lang niya makausap ulit. Yun lang yun. Naalala ko, meron pa pala akong gagawin. Diyan na nga kayong dalawa. Ay, Julia! Hindi. Nadala ako sa pagbabasa ng sulat. Nasaktan ko siguro si Julia. Alam mo, iniisip ko kung ano bang meron sa kapatid ko. Sally, ang bait kasi ng kapatid mo. Gusto mo rin siya, Judy? Ano? Hindi. Hindi naman sa ganun. Ito na naman! Ay, yung pera ko nakalimutan ko sa kwarto. Sally, gusto mo ba isuot ito? Wow, ang ganda! Ang ganda talaga! Pero, bakit mo gusto ipasuot sa akin ito? Ayoko na niyan. Sa'yo na lang kung gusto mo. Ayoko nga. Masyadong mahal ito para tanggapin ko. Ayos lang. Huwag mong alalahanin yan. Siya nga pala. Ano bang gusto ni Jamie? Gusto ko kasi siyang makilala. Ay, Judy! Kung gusto mo makinig sa amin, huwag kang sumilip dyan. Lumapit ka dito. Hindi naman ako. Sumisilip sa inyong dalawa. Pero naninilip ka nga sa amin eh. Gusto mo rin malaman ang tungkol kay Jamie, hindi ba? Hindi totoo yan.
Narinig ko kasi nagsasabi si Sally ng maganda. Kaya ka nakikinig sa aming dalawa? Hindi naman ako. Ayos lang yun. Halika, sumali ka sa amin. Mali ang iniisip mo. Alam niyo, ang pinakagusto talagang gawin ng kapatid ko ay yung paglalaro ng football. Talaga? Tama palang naisip ko. Ang pangalawang gusto niyang pagkain, siguro steak, tama ba ako? Teka, paano mo nalaman yan? Sinabi din ba niya yan sa'yo? Hula ko lang yun dahil sa katawan niya. Sa tingin ko, ang pagiging masigla ang pinakamahalaga sa kanya. Tama ka dyan. Kumakain siya ng dalawang steak na ganito kalaki. At kaya pa rin niya kumain ng hotdog. Kapag nasa bahay siya, laging walang laman ng refrigerator. Siguro dapat siyang tumira sa isang supermarket. Tama ka dyan. Judy? Seryoso ako sa pinakikinggan ko. Pasensya ka na. Sandali. Papasyal na muna ako, ah. Hindi mo kailangan umalis. Talaga? Pero... Ayaw mo ba marinigan tungkol kay Jimmy? Hindi, kaya lang... Magsalita ka! Sabihin mo sa amin kung anong iniisip mo tungkol kay Jimmy! Tungkol kay Jimmy? Sagutin mo ako, Judy! Sige na! Gusto ko siya, masama ba yun? Teka, sandali! Uminahon kayo dalawa! Pakiusap! Pakiusap! Kaya pala, ngayon alam ko na. Sally, pwede bang mag-chat tayo sa baba? Teka, Julia! Hindi ko matatanggap ang binigay mo! Teka, sandali lang, Julia! Judy? Gusto mo rin pala ang kapatid ko? Hindi naman. Para lang siyang kapatid para sa akin, Sally. Oo, talaga? Totoo yan? Julia! Hintayin mo ako! Dear Daddy Longlegs, totoo naman po, para po sa akin, parang kapatid lang ang tingin ko kay Jimmy. Sana nga po, totoong kapatid ko na lang siya. Yun lang po ang tingin ko sa kanya. At saka, hindi ako babaeng tulad ni Julia na wala pong tinatago at malaya pong magkwento tungkol sa kanyang sarili. Paano po kaya kapag nalaman ni Jimmy ang totoo tungkol sa akin? My test! Mayroong tawag sa telepono para kay Judy Abbott ng Room 301. Pumunta ka ngayon din sa reception. May tawag ako? Salamat po. Salamat, Miss Throne. Walang anuman yun, Judy. Hello? Si Judy Abbott na ito. Kamusta, Judy? Si Jimmy to. Hello, ako to. Nakalimutan mo na ako? Hindi, natatandaan kita. Mr. Jimmy McBride? Tawagin mo na lang ako, Jimmy. Natanggap mo ba yung padala ko? Oo, natanggap ko ngayong araw. Siya nga pala, salamat ah. Susulatan nga sana kita ngayon para magpasalamat. Ano, nagustuhan mo ba yon? Oo, nagustuhan ko. Nandito ako sa coffee shop kung saan tayo nagkita noon. Ngayon kasi ako sa swelduhan. Gusto mo bang pumunta dito? Ano? Ang? Pumunta dyan? Para ano? Pwede ba tayo magkita? Ano? Makita tayo? Oo, gusto kita makita, Judy. Talaga? Pero, hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi ka ba pwede? Hindi naman. Kasi, ngayon mo lang sinabi, kaya parang nabigla ako. Ang totoo, ngayon lang kasi ako ang imbitahang lumabas na isang lalaki. O paano? Pwede ba tayo magkita? Oo, pero... Ngayon kasi meron akong ginagawa. Susundin kita ng kotse dyan. Ano? Susundin mo ako dito ng kotse? Oo. Talaga? Maganda ba yung pan at sapato, Sally? Oo. Sa tingin ko, maganda naman yun. Sa totoo lang, hindi kasi ako pwede. Ayos lang po, abala ka. Didi. Pwede ba kitang maimbitahan muli? Hindi pwede, matagal sa telepono. Sabihin mo, suka ang sapatos niya. Ang sukat ay... Hello, Judy! Hello! Ano yun? Ayos lang ba kung imbitahan kita ulit? Sige! Mabuti naman kung ganun. Gusto ko kasi makilala ka na mabuti, Judy. Gusto mo ko makilala? Oo! Tulad ng bahay ninyo na kasing laki ng mansyon, hindi ba? Narinig ko yung kay Sally. Ano bang pakiramdam? Siguro napakasaya doon sa lugar ninyo. Dahil doon ka lumaki at nagkaisip, hindi ba? Hello, Judy! Hindi naman ganun. Hello!
Hindi naman yun ang gusto ko. Oy, Judy! Alam mo, tungkol sa bagay na yan, pag-iisipan ko na muna mabuti tapos sasabihin ko sa'yo. Paalam! Maraming salamat po. Wala na naman yon. Judy? Ano ba ang problema? Meron ba nangyari? Wala. Alam mo ba, sa tingin ko re-regaluhan ko si Jimmy ng uniform at saka sapatos. Gusto mo bang sumama sa akin para mamili? Eh, kasi... Ano ka ba? Pero kailangan din natin siyang bigyan ng kapalit dun sa niregalo niya. Isang pasasalamat. Hindi ka ba tinuruan ng nag-alaga sa'yo? Hindi niya ako tinuruan! Dear Daddy Longlegs, naingit po ko kay Julia. Wala siyang bagay na dapat itago sa mga nararamdaman niya. Saan siya nagmula? Ang pamilya niya. Samantalang ako, puno ng kasinungalingan. Pero hindi ko naman masabi sa kanila na galing ako sa John Greer Home para sa mga ulila. Ako si Judy na puro pagsisinungaling na gusto ni Jimmy pero hindi naging totoong si Judy. Daddy, ano po bang dapat kong gawin? Hindi ko po alam ang gagawin ko. Sabihin niyo po sa akin kung anong gagawin ko. Sulatan niyo po ako. Sagutin niyo na po ang sulat ko. Nakikiusap po ako. Maaari lang na pumunta ka na kaagad doon sa Ferguson House para masagot mo na yon. Ha? Siguradong si Jimmy na yon. Kumain ka lang. Tayo na, Sally! Sandali! Bilisan mo na! Hindi ko kita na pinaghihintay ko si Jimmy na matagal! Maraming salamat po, Miss Tron. Wala nga naman yun, Julia. Hello? Si Julia na to? Hi. Ikaw pala, bukas na. Bakit hindi mo na sinabi yun? Sige. Meron akong oras, pero... Pero... Sige. Oo. Salamat. Ha? Siguradong iniimbitahan ka ninyo agad na lumabas. Kaya lang masyado pang maaga. Kakikilala niyo palang dalawa, hindi ba? Baka nabibigla ka lang yan, Julia. Hindi naman siya yun. Si Tito Jervis ko yun. Gusto niyang pumunta dito bukas. Yung tito mo? Oo, si Tito Jervis ko yun. Paiba-iba talaga ang takbo ng utak niya. Gusto niya makita si Judy. Si Mr. Pendleton? Oo. Sana wala kang gagawin bukas ng hapon. Mukhang gusto kang makita ng tito ko, Judy. Ang sabi niya, gusto daw niya marinig ang kwento mo. Ang kwento ko? Hindi. Hindi ko pa rin sinasabi kay Mr. Pendleton ang totoo tungkol sa akin. Anong gagawin ko? Ano nangyayari sa'yo? Parang meron kang malaking problema, Judy. Judy! Hindi! Ano naman kaya ikikwento ko? Gusto daw niya marinig ang kwento mo? Hindi ako magkikwento! Ang bahay niya kasi laki ng isang mansion, hindi ba?
Narinig ko yung kay Sally. Siguradong masaya ang lugar na yun dahil doon ka lumaki at nag-iisip, hindi ba? Kasi nangaling ang lahat yan! Ang gusto kong makita ng tito ko.